gustong may baril dito, Jesse? Aling kahon ng sapatos man, naalala mo ba? Yung itim. Yung kahon. Yung sapatos. Hindi ka nakakatulong, ma. Hindi ako tumutulong, anak. Wala naman tayong gamit dito na pwedeng nakawin. Ako nga mismo, hindi ko gusto mga gamit natin eh. Ako din, ma. Magbugas ka na ng kamay. Lumabas ka na dyan bago ka sumpungin. Sige, pagdating ng mga magnanakaw, ibigay na lang natin lahat sa kanila ang gusto nila. Okay na ba yon? Magandang ideya, ma. Itinurin si Ricky pagtanda-tanda. Ang ayoko lang malaman niyang may baril tayo dito sa bahay. Ito. Nakita ko na. Eh, pinagdadaanan lamang si Ricky. Nabarkada kasi. Kaya, kunti pang pasensya, anak. Pasasaan ba yan kung di rin balik din naman niya sa trabaho o magbabalik sa eskwela? Malay mo, isang araw tumawag sa'yo rito para humingi ng sorry sa lahat ng gulo at problema na idulot sa'yo. Saka yayayain ka niyang kumain sa labas. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi ito para kay Ricky. Para ito sa akin. Hindi ko namang iniisip na babarilin mo ang anak mo, Jessie. Alam ko siguro, sumagi sa isip mo ito minsan, pero lahat naman tayo nakakaisip mamaril na kung sino minsan. Pero hindi naman natin tinutuloy. Basta ayoko lang eh, Hindi ka pa naghuhugas ng kamay? Gusto mo bang manicure ang kita o hindi? Gusto, pero... Maghugas ka na ng kamay. At huwag mo nang bangkitin pa si Ricky. Dalawang singsing na lang ang natitira kong valuables, kinuha pa niya. Ngayon, sinisimula na rin niya sa ibang tao dyan, sa dalawang bahay, sa kabilang kalsada. Sanang amahuli na siya. Kung alam ko lang kung nasan siya, ako na magsusuplong sa kanya. Hindi mo gagawin yan. Mamatay man, ma. Maghugas ka na ng kamay. Uling sabi ko na to. Ano ang ginagawa mo? Kailangan linisin ko. Bumudumi sa lumang pulbura at alika mo. Para saan ba yan? Sinabi ko na sa'yo, ma. Sinabi ko na rin sa'yo, anak, na sa layo natin, walang kriminal na magtatangka dito. Sinabi ko na rin sa'yo, ma. Para sa akin itong baril. Sige, sa'yo na kung gusto mo. Sa'yo naman ang lahat mapupunta yan pagpatay na ako. I'm going to kill myself, ma. Nagpapatawa ka. Seryoso ako. Ayoko ng ganyang mga biro, Jessie. Paano mo malalaman kung hindi ko sasabihin sa'yo? Gusto mong masorpresa? Nagtutoothbrush ka? O nakahiga ka sa kama tapos maririnig mo ang putok galing sa kwarto ko? Magpapakamatay ka. Magbabarel bago matapos ang taon. Oras mo yata para uminom ng gamot. Nainom ko na. Sama ba ang pakiramdam mo? I feel fine. You feel fine? Tapos magpapakamatay ka? Hinintay ko talagang umayos ang pakiramdam ko. Papakamatay ka. Yes, ma. And this is not a joke. Hindi na gumagana yung baril na yan, alam mo ba? Matagal na yung nasira bago pa siya namatay. Nahulog niya sa putik sa likod bahay. Mukhang okay naman. Nandiyan din naman yung baril ni Cesar kung sakaling hindi ko ito makita. Pero mas gusto kong gamitin itong baril ni Daddy. Mahigit 15 years old na yung balang yan eh. Ito kakabili lang last week. Buhay yan. Nagpabili ako kay Kuya Danny. Si Danny Boy. Sabi ko sa kanya, nag-aalala ako at dalawang babae lang tayo rito. Magandang ideya daw, sabi niya. Alam lang yan. Natuwa pa nga siya. Akala niya nagkaka-interest na ako sa mga bagay. Matagal kami nag-usap tungkol sa mga bala. At ang sabi niya, dapat daw nag-uusap kami gaya doon. Nasaan ako habang nangyayari ito? Kausap ko si Agnes sa phone. Pagkatapos, tinanong ko si Kuya kung saan nakakabili ng bala. Sabi niya siya na daw bahala. Ito, dinala niya last week. Bakit niya ginawa yun? Just trying to help, ma. Tapos, sinabi ko kasi kung saan ang baril. Tingnan mo na. Everybody's doing what they can. Sabi ko kasi para sa proteksyon. Oo nga. Mamanicure pa rin naman kita eh. Gusto mo ba subukan natin itong pusi rin? Nakatawa ko si Danny Boy. Ngayon, tignan natin kung ano masasabihin niya dyan sa kalokohan niya. Wala nang pakialam si Kuya dito. Kuya mo siya. Yun lang. Yak yun at kukunin niya yung baril na yan. Pag tinawagan mo si Kuya, gagawin ko lang to bago pa siya makarating dito. Papasok ako sa kwarto at maglalakad.
tamang-tamang pagdating ni Kuya para tulungan ka maglinis. Sige, tawagan mo na. Pagkatapos tawagan mo ang pulis, ang funeraria. Pagkatapos tawagan mo si Loretta. Tingnan ko kung manicure ang kanya. Magagawin ko para kang sila, guess. Sabi ng mama. This is private. Hindi imbitado si Kuya. Ako lang. Ikaw at ako lang. Ayoko nang may ibang tao dito. Pag nandito si Kuya, manghihinayang lang ako bakit hindi ko pa ito ginawa 10 years ago. Anak, bakit hindi natin tawagan si Tom? Ha? O kaya yung driver ng ambulansya, hindi ba? Kasundo mo yun, ano pangalan niya si Tom? Para may makausap ka? Sawa na ako makipag-usap, ma. Ikaw lang, wala nang iba. Pauupo lang tayo dito na parang isang ordinaryong gabi lamang tapos magpapakamatay ka. Pwes magbimintis ka. Magiging gulay ka. Gusto mo ba yan? Mawawala ka ng tenga. Alam mo naman ang sinabi ng doktor, pag na-excite ka, ikakasabi yung baril, susumpungin ka. Kaya ko naman siguro magpakamatay, ma. Hindi ka magpapakamatay, Jessie. Ni hindi ka nga stress, oh. Walang taong gusto mo magpapakamatay, anak. Walang sense, hindi. Pwede na lang, maliban na lang kung ikaw retarded, sira ulo. Pero normal ka naman, Jessie, sa suma total. Lahat tayo takot mamatay. Ako hindi. Tuta lagi naman ako walang malay. Puro kakalokohan eh. Ito ang gusto ko, ma. Matilin. Tahimik. Pinulog ka sa likod bahay, pumikit ka, pasakan mo ng bulak ang tenga mo, matulog ka, tahimik naman doon sa kwarto mo. Hindi ako magbubukas ng TV buong gabi. Gusto ko sa sobrang katahimikan, hindi ko namamalayan, tahimik na pala. Gusto ko yung katahimikang hindi kayang basagin ng kahit na sino. Hindi mo naman alam kung paano talaga ang kamatayan, Jessie. Paano kung hindi siya tahimik? Paano kung para palang isa siyang alarm clock na hindi ka makagising kaya hindi mo mapatay-patay? Yung wala ka nito, wala? Patay na ako pag wala ng mga bagay at tao na kilala ko. Patay na ako pag sobrang tahimik na. Sobra-sobrang katahimik na. Jessie, kasalanan yan sa impyernong bagsak mo. Talaga? Sa tingin ko nga si Jesus ng suicide. Jessie, ngayon ka lang siguro nasusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno, Jessie. Hindi ko akalain, ganun pala iniisip ko. Jessie!